into a mountain where Jesus had appointed them. And when he saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Okay, let's pray. Para salamat sa inyong mga salita again na aming tapos ang Book of Matthew, Lord, na matapos ito sa inyong Great Commission, kung saan climax po, Lord, ng inyong ministry, inyong pag-alis, ba't ito'y nag-iwan po kayo ng bilin at pangako at nalagyan naman sinasamahan nyo, Lord, even at this time, naramdaman po namin ang inyong presensya, Panginoon, at pagkilos at inyong pangunguna. So we pray na itong bagay na ito, Lord, di kami magkulang dito, hindi maalis amin sa church, as individuals, Lord, to be soul winners, preachers of your word. And so, para kayo po'y maligod din sa amin, kayo po'y mga pangako niyong rewards, ay pwede namin panghawakan, Panginoon. Maraming salamat at kami ligtas na, Lord. Ito'y libre, but we pray na even sa mga naranasan namin ngayon, mga bali-balita, Panginoon, na it is possible ng Antichrist, Lord, ay sineset up ng Panginoon. Ano man yan, hindi kami natakot dahil ang yung pangako nga po ay nandito at nananalig kami, Lord, sa inyong pangako. Mga kabataan lang po, Lord, maintindihan din nila ito, Lord, at kami po ay maging malakas din sa pananampalataya. Mga kaibigan, Lord, mga churches, ganun din po, Lord, mga kaibigan Kristiyano, Panginoon. At mga, even ang mga unsaved, Panginoon, maligtas din po sila even before this tribulation period. So we pray na ipay kilos sa amin, Panginoon, lagi. Kayong malulati lagi. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, baka po na po. Okay, good afternoon. Okay, so patapos na po tayo. No? Parang ilang taon to, no? 2 taon, halos. 1.5 years. Na wala kang masabi dito kung lagi kang dito. Karamihan naman sa'yo, lagi dito. Sina ano dati, wala. Pero ngayon, ilang ano rin yun, ilang, may taon na ba na nakakatin kayo? Thursday, wala pa. Yan ang nakakapanginayang, eh, di ba? Pero Book of Acts, tuloy-tuloy natin yan. Yung Book of Acts, pag natapos mo yung Book of Acts, halos alam mo na lahat ng history ng church. Yan ang maganda doon, di mo pwedeng ano. Kaya yung mga usap namin ni Brad Vincent, eh, parang di alam kung anong ginagawa niya sa church nila, eh. Kaya siguro natatapangan sa amin pag gano'n. Kasi alam namin yung Bible, eh. Yung iba, wala. Huwag natin pag-usapan yan. Puro ang church nila, puro socialism, pagaling, puro vain talk, small talk, puro praise the Lord, pero walang laman. Hindi kasi nila naranasan na magbilong una sa lahat. Pag hindi ka nagbilong sa maayos na church, minsan nga, sa halip na madali kang maligtas, mahirapan ka pang maligtas. Kasi pag masaling lang, mali yung church nyo, parang ayaw mo na, eh. Eh, lahat naman tayo nang galing dun. Bihira naman sa Pilipinas yung di-katoliko. So, pero pag naunahan niya ng mga kulto, ang hirap kausapin minsan, hindi nila mabitawan yung, hindi nila matanggap na yung church nila, meron ding sablay. Yung iba nga, hindi pa nga ligtas karamihan. Yung pastor nila, false teacher. Ang hirap, ang hirap tanggapin nun. Therefore, kahit madaling maligtas, hirap sila. Okay? Hindi ko na masabi yun. Kaya nga, kasi sa Book of Acts. Kaya, aralin natin yun. Mga bata especially, lamang na lamang kayo sa amin. Ako, nabasa ko yung Book of Acts ilang beses, tapos yung iba, hindi ko pa rin na ano, eh. Kasi nga, nahilo na ako, eh. Do kwento lang naman yon, maganda yung may perspective ng pag-aaral talaga. Amen? Amen. Si Peter, pag natapos yung Book of Acts, alam nyo na yung Matthew, di ba? Matthew na, ang gospel lang na, ang buhay lang naman ni Jesus, na ito yung medyo sikat, eh. Binibigyan kahit sa mga bata, kahit sa sanlibutan, meron ditong kwento, may parable, may healing,
Ganun lang naman yan, paulit-ulit. Pero syempre, yung tinakil natin, yung mga aral talaga, di ba? Yung advantage nyo. So, may kita nyo ngayon sa pagpatuloy natin, hindi kakaiba yung Book of Acts ay pagpapatuloy lang. Sinunod nila. Lahat ba na sinabi ng Panginoon, sinunod nila? Lahat ba? Hindi rin. Yun ang may kita natin sa Acts. May sinunod sila, pinagpala sila. Yung iba, hindi. Yung iba, hindi agad-agad. So, pero makikita natin ngayon, pattern ng church natin, yung Acts. So, para tayo pagpalain din, anong gagawin natin? Sundin natin yung magandang ginawa nila, yung hindi, o yung nagkulang sila, huwag na natin sundin. Amen? So, pero ngayon, tatapusin mo natin yung Matthew 28. So, ang buhay ng Panginoon ay ganun lang naman. Siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos, nagkatawang tao. Nagsimula ang kwento dito, syempre, sa kanyang kabataan, doon sandaling-sandali lang. Siya ay... nung kabataan naman niya, wala na masyadong kwento, kundi yung actually sa look yung detalye. Okay? Bukod doon sa gusto siyang pumatay, naitaka siya. And then, of course, he have wisdom, and he grow in wisdom and stature in favor of man and God. Nasa look din na tayo. Yung nakita natin ng Panginoong Jesus ay napakaganda ng buhay niya. Example sa atin. Pero syempre, unique yung buhay niya kasi siya yung Diyos, nagkatawang tao. Siya yung Savior. So, kung tinuturukan natin yung aral natin sa Matthew, kilala-kilala natin ang Panginoon. Diba? Panginoong Jesus. At nag-climax yun, syempre, dun sa mga katuruan niya. And then, hinda niya yung mga disipulo niya. Parte ng journey niya sa gospel, books. Yung pinaka-climax nga ng buhay niya talaga, yung ministry niya. Wherein na hindi lang naman siya mag-isa. Meron siyang mga tagasunod din. Minsan, pasaway din. Parang tayo, di ba? Meron natututo din. Ilang taon. Nasundan natin yung journey nila. Nagmamatured sila, nananampalataya, tumitibay. And then dito, iiwanan na sila ng Panginoon. So, bago pala yun, pinako muna siya sa cross, di ba? Yun ay parang tumiming sa Holy Week natin, di ba? Galing. So, nangyari. So, hindi pa rin naiintindihan ng mga disciple. Para sa inyo, bandang huli, yun pala ay ang paraan ng kaligtasan. In the past and even the future, especially sa atin ngayon. Siya ay nabatay para sa ating kasalanan. Nagdusa sa cross. In 3 days and 3 nights in the heart of the earth. And then siya ay nabuhay magmuli. Andun yung victory last week. Okay? Nakita natin din last week kung paano yung mga kalaban, yung palang isa sa mga major teams pa rin. Sa gospel, lagi may kalaban. Sa buhay natin, lagi may kalaban. Hindi yung buhay na parang walang kalaban, walang excitement yun, at parang actually nakakatakot yun. Bakit walang kalaban? Malamang yung kalaban, sinet up ka na hindi mo nalaman na may kalaban pala, di ba? Parang ginigisa ka na pala sa ano. Alam mo yun? Kung ikaw yung patabaing baboy, patabaing baka. Yung sasabihin mo siguro, masarap maging gano'n yung patabaing baka. Kain ako ng kain, di ako nagtatrabaho. Yun pala, yung end ng, ano yung end mo? Kakatayin ka pala. Kaya pala pinapataba ka kasi para sa kanila din. Kasi kakatayin ka eh. Kaya hindi na normal na buhay na gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos at normal sa Kanya, sa mga naglilingkod sa Kanya, mga anak niya, ay may pagsubok lagi. Hindi lahat ng tao kasundo mo. Subukan mo, kasi ikaw mag-alam, mabuti ka. Subukan mo lahat ng magagawa mo, pero hindi mangyayari na wala kang kalaban. Hindi pwede yun. So, Panginoon, napakaraming kalaban. Hindi ito yung ano lang, ha? Hindi lang kita gusto. Hindi lang ganun, talagang pinapatay siya. Ganun. Yung kalaban niya, ganun katindi. Ganun yung galit sa kanya. Amen? Yun ang major team. So, last week, talagang nandito na binuo na yung pinaka event now. Ay nakikita natin pag pinag-aralan mo yan, may debate yan kung totoo ba talaga si Jesus. Nabuhay ba talaga siya? O kaya baka naman hindi. Pinag-aralan mo yan, talagang makikita mo yung ano eh. Yung trace. Yung trace ng kasinungalingan, yung trace ng katotohanan. So, naglagi sila nagbabangga. Magde-decide ka in the end. Kung ikaw ay mananampalataya sa Diyos, hindi. Pero maganda nga, kung mananampalataya ka na, parang dinadagdagan na lang yung mananampalataya mo. Kung baga,
Kumbaga, may foundation ka na, di ba? May building na, tinayo na ng mga apostle, mga preacher. So, ikaw ngayon, ano ka na lang, parang pala mo, pinifinish na lang. Pinifinish na lang yung foundation ng faith mo, hindi na foundation. Faith. Then, itong mga batang to, nakikinig pa lang to, na-familiarize pa lang sila. Pero yun ang maganda na sa Panginoon, na-lay down niya na yung ating foundation of the faith, hindi yung ating mga tatay sa pananampalataya. Okay? So yun, may kalaban. Namatay na siya, nabuhay na siya magmuli, may kalaban pa rin. Isipin mo isang, hindi pa naman niwala itong mga ito, nabuhay nang magmuli, hindi pa rin naniwala. Parang, posible ba yun? Yung may mga taong nakakita na ng miracle, hindi pa rin naniwala. Ha? Posible ba yun? O lahat ng tao pag nakakita ng miracle, maniniwala? Posible hindi mo yun. Kasi paulit-ulit na tayo dun eh. Na sino yung nakita natin? Si Lazarus, nabuhay. Hindi naniwala yung Pharisee. May naniwala, may hindi naniwala. Kinonta pa. Galit pa. Ngayon, ganun din. Gustong ibaon yung katotohanan. Sa panahon natin, ganun eh. May mga taong galit na galit sa katotohanan, gusto nilang ilubog. Itong coronavirus na yan, dami raw ano dyan eh. Talagang cover up. Kasi nga, kung gusto mo kumita ng pera ng malaki, yung totoo yun ah. Palagi ko, parang totoo talaga eh. Ganun daw ang pharma eh. Yung mga doktor na magaling talaga, kasi titingnan ko, magaling magsalita, tsaka talagang diretso. Kawawa daw yung mga doktor. Okay, sino mga doktor dito? Yun ang totoo, minsan, mga doktor, kahit mayaman yan, pero para lang sila mga ano, pinapandal lang sila ng mga malalaking pharma. Kahit hindi gamot yan, pinakabisado na sa kanila, itong gamot yan, ito, ganyan yan ha. Hindi na sila, kahit matalino sila, hindi na sila nag-iisip. Kasi isipin nila, kukontrahin ko ba yung World Health Organization? Hindi ka naman ganun kagaling. Pero yung mga, especially yung Kristiyano, madalas nakikita ko ganun, mga Kristiyano, doktor, na magaling din talaga, sila yung matapang. Alam nila yung totoo, doktor nga sila eh. Sabi nila, magaling yung katawan ng tao, ginawa ng Diyos. Puro virus pala dito eh. Ba't di tayo namamatay? Kasi ninalabanan ng katawan natin. Basta maalaga ka. Diba? Mga exemption na lang talaga yung mga sakitin eh. Amen. Diba? Pag pinalakas mo yung immune system mo, talaga lalabanan niya yan. Okay? Huwag lang ikaw yung talagang tulog lang tulog. Wala ka ng exercise. Hindi ka masyadong ano, sakitin. Eh, pero itong mga malaking ano, basta tayo pagkakitaan. So, yun. May mga kasinungalingan, may mga cover-up para sa pera. At sinabi naman talaga ng Bible na, ano yung sabi sa Bible? 1 Timothy 6, 10. Sabi doon, for the love of money is the root of all evil. Okay? Kaya, yan. Nakita natin itong mga tayo pa rin maniwala. So, doon tayo natapos last week. Okay. So, tapusin natin to. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 verses lang to. Okay. So, ngayon ay na-resurrect ng Panginoon. So, sa John, sa Luke, may mga ibang detalye pa. Especially sa John, ilang beses siya nag-appear. Diba? So, nag-resurrect na siya, nagpakita pa siya. So, dito, wala nang sinabi. Nasa Matthew. Pero, by the way, ba't nga pala ganun? But minsan walang sinasabi sa kasi matapos na tayo sa isang gospel. Ilan ang gospel books, Peter? Ilan ang gospel books? Stephen? Ilan ang gospel books? Apat, di ba? Ba't ganun? Inulit-ulit. Matthew, Mark, Luke, and John. Lahat naman yon kwento ni Jesus, pinanganak, nagturo, matay, nilibing, nabuhay, magmuli. Ha? Mahalaga. Very good, no? Ang bagay na mahalaga, inuulit-ulit. May ano pa? Ba't kailangan ulitin? Eh, buong, ba't hindi na siniksik sa isang libro? Para maintindihan natin ito ng gusto. May preaching na ganyan eh. Harmony of the four gospels. Ganun. Bakit yung ibang nasa Mark, wala sa ano? Sa Matthew, doon karamihan ng pinakakompleto si Luke.
Ba't hindi sinulat doon? Lalo yung dyan, kaibang kakaiba, ibang-iba yung dyan sa tatlo. Sige nga, may mga kahula ba? Hula, yun. Palagay nyo lang, para tumanim sa utak nyo. Ba't kailangan ng four gospel? Ba't di na lang isa? Eh, yung iba, nagkukuntahan pa daw. Sabi ni iba, nagkukuntahan daw yan. Kasi hindi nila alam. Bakit kailangan apat? Jamie, palagay mo lang. Kasi iba yung perspective nila. Mas para mas makita yung iba na paano sila. Okay, actually, dito natin may isa na tama yun. Una, again, ang Bible, hindi naman sinadyaya na, okay, ha? Ako si Muhammad, gusto ko magkaroon ng religion, magusulat ako para sundin nila. Ganun yung Muslim, eh. Actually, sablay pa nga. Pero still, siya lang yung nagsulat, siya yung leader. Siya yung origin, ganun. Sa gospel, hindi ganun eh. Sa Christianity, I mean, sorry. Pag inumpisaan niyo yung Luke, pag tinignan niyo yung Luke, ang introduction ni Luke ay, alam niya na, talaga sinabi niya doon na mayroon ng marami. Hindi niya sinabi yung tatlo. Pero marami ng accounts about the Lord Jesus. Sabi niya doon, having a more perfect understanding of the, sabi niya doon, basta yun. Alam niya na mayroon ng iba na account, sabi niya, para lang ano, kasi nga ako eh, wala akong version ko, eh alam niya yung nangyari, eh doktor yun, eh matalino. O siguro, alam niya yung mga detalye na kailangan niyang ilagay, at even nga, ang haba nga ng account niya sa childhood ni Jesus, di ba? So, bakit ganon? Bakit apat? Kasi may independent. Tandaan niyo independent na term, ha? Kahit ngayon, nakita ko sa mga churches, sa mga government guys, company, ano mo maganda? Lahat isa lang leader o mga maraming independent churches, mga independent company, na family. Di ba? Mas maganda yung independent, sabi nila. Ang hirap kontrolin niya, mga iba-iba utak na eh. Pero maganda sa independent kasi, may mga maiisip siya na hindi mo maiisip. May mga kaya kang gawin na hindi nila kaya, may kaya sila na hindi mo kaya. So, pag nag-collaborate kayo, at least nag-gayahan kayo, sabi natin ganun. Yung mabuti naman ang gagayahin nyo, walang problema dun. So, nagiging advantage yun as a whole. Ganun sa business, ganun sa government event, ganun ang mas nakakabuti sa atin. Kasi yung mga elitist, mga elite, gusto nila sila lahat. So, hindi gagana yon sa government. Medyo na pag-aralan natin yung forms of government, di ba? Saan ba natin pag-aralan yun? Sunday school? O sa isang preaching? Yung autocracy, kala mo, united sila. Pero, pag bumagsak sila, bagsak yung isang malaking bulto, di ba? So, ganun din sa mga churches. Hindi naman tunay na mga churches yan. Ang style ng Panginoon, independent churches eh. Sila, iba. Gusto nila parang Roman. Centralized. Ngayon, kahit ganun yung iba, ganun din. Magaya. Ba't ganun? Ba't tayo napunta doon? Ano tayo tapos sa independent? Sa gospel, di ba? So, yung gospel ngayon, napaganda nung hindi mo siya inutusan, okay, oh, ikaw yung Peter, ikaw sumulat lahat, ha? Pag si Peter lang nagsulat doon, yung perspective lang niya nakita natin, eh kung apat yan, na independent na writers, pag may nakita kang ano dito, parang iba dito, may explanation naman yun, kasi kung katotohanan naman yung sinulat nila, hindi magbabanggaan ang katotohanan, tama ba? Kahit pa mag-iba silang perspective, eh di actually, mas proof nga yun na talagang hindi sila nag-collaborate. Hindi sila nag-uusap at nag-plano para lang magtayo ng isang religion. Diba? Yun ang mas maganda doon. Kaya ngayon, yung harmony ng four gospel ay lalo nagpapatibay sa reliability, credibility ng account ng Panginoong Jesus, yung buhay niya mismo. And yung Acts is medyo parang ganun din, pero isa lang kasi yung Acts eh. Pero may maraming letters. Okay? So kaya medyo hindi na natin itatakil yung ibang gospel muna. Siguro, next year, siguro, after 5 years, another gospel book tayo. Pwedeng ganun. Ayan. Okay?
So, yun, hindi nasabi dito. So, pero ang importante para kay Mateo is yung ano nga, climax na, last 5 verses after ng resurrection. Ang mangyayari dyan ay magbibili ng Panginoon. So, sila ay pinapunta sa ibang, sa isang lugar. So, unang maiisip nyo dyan, bakit kailangan pa sa Galilee? Eh, saan siya namatay? Saan siya namatay? Isang lugar. Ha? Golgotha yung mismong site. Pero saan banda yon? Saan banda yon? Saan province? Saan ano? Saan city? Saan town? Or city yun actually, di ba? Jerusalem. Di ba? So, ang Galilee, napakalayo. Siguro, from here to, ano, Baguio. Ganong kalayo. Okay, ba't sila pinapunta pa doon? Bakit di na lang siya, di ba? Oo. Sa Galilee pa. Which reminds me, nasan daw siya babalik ba sa Mount Olive, di ba? Sa Zechariah. So, pero yung kung paano siya umakyat at paano siya bumaba, magkaisa lang. With clouds. So, talagang nasa air lang siya. Wala siyang sasakyang ano, ha? Pero plano. Okay? So, unang iyon, isipin natin, ba't kailangan pa sa isang lugar? So, hindi rin tayo sure kasi wala naman nakalagay, eh. Pero naisip ko lang, kasi karamihan ang ginawa niya actually, di ba, yung mga tinakil natin, pupunta siya ng Jerusalem, tapos babalik siya, di ba, yung kailan lang eh. And then, pero karamihan ng kanyang ministry doon, banda doon. Okay, kasi nga yun yung mga mananampalataya, doon yung mga believer. So another lesson for that, ano, lesson daw sa atin sa ministry, kung saan yung fruitful, doon tayo mag concentrate. Okay? Nandindihan nyo yun? Minsan na ito, kaya sinaserve natin yung mga lugar. Kung hindi maganda sa Mateo, lumipat na tayo. Eh, mukhang okay naman. Totoo yun, kasi pag hindi fruitful yan, bakit ang Panginoon mismo, hindi siya nagtawin sa Jerusalem? Kasi nakita niya, bira yung naniniwala sa kanya eh. Sa Nazareth, ganun din, di ba? Kanyang town. Pero yung paligid ng Galilee, Capernaum, saan siya mabalik-balik eh. Ano ba yung mga lugar na yun? Ano yan? Hindi siya nagtatagal sa hindi. Kina. Pag hindi receptive ang lugar, hindi siya nagtatagal. Okay? Nagdiligtas lang siya ng ilan doon. Ang lesson sa atin doon, kahit mga Kristiyano, tandaan niyo, lagi naman sinasabi, kahit anak ka pa ng pastor, ang tigas ng ulo mo, apat kayong magkakapatid, yung tatlo mong kapatid, maayos, ikaw hindi. Hindi ibig sabihin na magtsatsagaan ka ng tatay mo lagi. Yun ang totoo, kahit saan yan, kahit sa company, mayroong ganun tinatawag, na 7-30 rule, mga ganun, 7-30 rule ba yun? Oh, yun ganun. Kung ito maayos mong empleyado, diyan ka mag-focus. Yan ang i-develop mo. Kasi iba, bayan. Ayaw nila eh. Yan ang totoo. So, sa anak, ganun din. Pag itong matigas ang ulo, ito yung masunurin. Ito yung masunurin, yun yung go-focus ka. Ngayon, ganun din sa ministry. Kaya yung ibang lugar, may nag-mission naman doon, walang masyadong bunga. Minsan, yung mga tao na mismo, matulad ng mga Hudyo, sinong gusto mag-mission sa Israel, eh, pinagbabawal nga soul winning doon. Diba? So, kung matino kang tao, gusto mo may mangyari sa buhay mo, eh, doon ka na sa, ano, dahil pang ibang tao dyan, eh. Gusto mo, dyan ka sa mahirap. Diba? So, yun nakita ang pattern na, ng Panginoon. Sa, ng, ano. So, kaya nakita ko dyan, yan, sa Capernaum, Bethsaida, diba? Paulit-ulit, dyan, Bethesda, okay? Bethsaida, tsaka Bethesda, Tiberias, Cana, sa Nazareth siya, hindi masyado. Ngayon na, yung madalas niya, yung nakapalibot sa Sea of Galilee. Okay? So, I believe, yun yun. Hindi niya pinakita sa mga, ano, mayabang na taga Jerusalem.
Tsaka may ano dun eh. Di sinabi nito kung anong mountain yun. Yan naman mountain meron dun. Alam niyo ba? Hindi ba? Yung Mount of Olives malapit daw sa Jerusalem eh. Kaya check natin natin yun. Kasi ibang sa mapa mali rin eh. Pero according to this map, ang Mount of Olives malapit na malapit sa Jerusalem. Oo, di ba? Ang bundok sa ano, Mount Tabor. Yun ang bundok. Malapit. Hindi ko alam. O baka sa Mount Hermon. Sa Mount Hermon, ayun yung ano eh. Golan Heights eh. Okay? So anyway, doon siya sa mountain. And then, doon sila nakita-kita. Ito na yung huling panahon na sila yung magkikita-kita. So, nalala ko tuloy sa Acts chapter 20. No, yun ang nagpapaalam na rin si Paul. Ano yun eh? Yung tagpong ganun, ano yun eh? Malungkot na masaya. Especially, syempre, ang Panginoon, mag-a-ascend na eh. So, sino ba namang may di gusto nun? Doon na siya sa kanyang glory. Pero, yan, tignan natin. Sabi dito, maiksi lang kasi ito eh. Ito sinabi, at pansinin siya verse 17. Kasi ito yung wala doon sa mga gospel na iba. Sa Matthew, nilagay niya dito. No? Sabi niya, and when they saw him, may basa nga, ready, go. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Eh, Diyos ba si Jesus? Diyos ba siya? Ilang beses natin nakita na we know worship siya, di ba? O sa'y Diyos. Okay? O siguro nag-fellowship sila doon, hindi natin alam. Pero pansinin niyo yung second part. Diba ano sabi dyan? Hindi natin i-glance over yan, ha? Kasi parang negative, eh. Biruin mo lahat na ay nagsamba, pero yung iba nag-doubt pa. So sabi ng iba, baka si Thomas to, hindi natin alam. Kasi nga, eh. Hindi na tayo magtatagal siguro. Ba't ganun? Kasi ito na yung after na nung ano, eh. Resurrection, after na to nung nagkita na sila. Malamang, ito yung tagpo na, di ba? Yung si Thomas ay nag-doubt. Tapos parang next day lang ata nagpakita na naman ng Panginoon sa room. Okay, ito, ibang tagpo na to. Ito na yung huling tagpo eh. So malamang, di ko alam kung si Thomas yan. Okay, pag-usapan natin. Bakit may nagdududa pa? Ayun ang ano eh. Ayun ang, sige de. Kasi parang nag-iba yata yung itsura niya dyan. Okay, isa yun. Isa, nag-iba yung itsura niya. Okay, naalala niyo yung sa John nata yun. Siya ay, siyempre si Peter bumalik, and then yung tatlo, bumalik sa pangingisda. Eh, sabi ng Panginoon, bakit may bumabalik dyan? Hindi pinakain sila. Hindi siya nakilala, di ba? Iba yung tsura. So, yun ang aral ngayon ng ating glorified body na tinatawag. Glorified body daw natin, may resemblance siyempre sa sarili mo, pero hindi na ganyan. Tulad ni Stephen, ano bang reklamo mo sa mukha mo? Buhok. Buhok. Lagi na Stephen. Okay lang yan, anak. Gawang ano eh, lagi ganun. So, sabihin natin yung ano, pogi naman eh, pero yung buhok niya, ayaw niya daw ng buhok niya eh. Kasi ang gulo. Ano si Joshua? No, pareho sila buhok. Okay, pag naligtas na kayo. Pag kayo na-resurrect na, glorified body, lahat ng imperfection nyo, kasi ano, wala nang ano eh, wala ka nang sakit, eh, para saan pa yung ibang imperfection mo? Wala na rin silbi yan. Ang ganda na ng katawan mo dun eh. Naglalagos na, lumilipad pa. Wow. Wala sinabi dito, pero yun ang na-imagine ko. Kasi sabi nila, yung mga ibang planeta to, walang nakikinabang sa ganda nun eh. Siguro, bibisitahin natin yun. Hindi ko alam, ha? Okay, yun. Sabi dito, hindi, doon muna tayo. So, yun, yung glorified body. Glorified body, hindi mo makilala, pero may ano rin, may kawangis din ng dating ikaw. So, imagine mo yung pinaka-perfect na ikaw. Yun yun, di ba? Amen? Na-encourage na ba kayo? Gusto niyo bang ano? Gusto Oh, kung
Ay, mga ano daw, siyempre, pag matanda ka, sabi niya doon, babalik ka daw sa prime ng ano mo eh. Health mo. Kasi nga naman, yung old body mo, kaya naman naging ganyan yan, according to science, di ba? Nagdi-deteriorate nga yan. Kasi may sakit daw tayo. Yung sakit na yun, unti-unting salit na regenerate yung body, may ibang hindi na nag-function. Kaya nga, after natin na, yan, mga 80 na tayo, 90, kahit malakas ka, mamatay ka na yung natural death, di ba? Kasi doon, wala ka ng death eh. So, kaya in-expect natin, in the best body. So, maganda, di ba? So, tama yun. Pwedeng isa yun. Kaya sila nag-doubt. Baka hindi naman ang Panginoon to. Baka multo to, nakesyo ganyan. Pwede yun eh. Sino ba itong kausap natin ngayon? So, pero dapat din sila magduda. Kasi nga, yung commission niya, ewan ko, boses niya, pareho din. Tsaka pinangako niya na yun, di ba? Namamatay siya. Tapos, 3 days and 3 nights, mabuhay siya eh. So, gusto ko lang ibigyan ng emphasis dito. Di ba kahit tayo, ligtas ka na ngayon. Ano nangyari sa buhay mo? Kahit sa atin, dumarating yan eh. Di ba? Nga tatlong taon ka ng Kristiyano. Eh, yung pastor mo, walang bago. Luma na luma yung preaching. Siguro, dahil may ibang mga bago sa, ano, sa congregation yun. So, ikaw, hindi ka na nag-aganyan. Hindi ka na nag-progress, hindi ka na nag-advance, hindi ka na naglumalago. So ngayon, minsan, parte sa ng buhay ng Kristiyano yun. Gusto mong bumalik doon sa dati. Ang nakaka-boring na dito ah. Try ko nga ulit yung ano, ginagawa ko dati, di ba? E pag ginawa mo yun, manghihina ka. Yun ang ating prinsipyo, di ba, sa Bible? Parang binuhusan ng malamig na tubig nun. So ngayon, hirap ka na naman yun. Naniniwala nga ba talaga ako dyan? Parang gano'n. Ikaw daw, nagbarkada ka sana. Binalik kami dati yung barkada. Hindi sila niniwala. Na-immerse ka doon. No. Hindi ka nag-attend. Hindi ka nakarinig ng mga preaching. Hindi ka nagbabasa. Alam mo, yari sa'yo? Nalalami, backslider ka. Yung condition mo spiritual, ano mangyayari? Parang nagdududa ka na yun, di ba? Parang nanaginip lang ata ako, di ba? Nalala niyo yung discussion natin doon sa namatay nga yung si Lazarus, di ba? Sabi nung master niya, yung mayaman, nung nasa impyerno na siya, padala mo ako doon, o kaya sa Lazarus, kahit sino. Padala mo doon sa mga kapatid ko. Bakit? Eh, parang maniwala sila. Kasi sinabi doon, pero sinabi lang doon is, that they may not come in this place also, parang ganun, di ba? At kasi alam nila, pag wala nagsabi na may langit, impyerno pala, ang tao, according to that, default nun, impyerno, alam ko, impyerno itong mga to eh. Kaya naawa pa siya. Eh, ano sabi ng Panginoon? Ano sabi actually ni Abraham? Ano sabi doon? Sige, padala ko na lang yung mga patay para lahat sila maniwala. Ganun ba yun? Una, hindi style ng Diyos yun. Pero pangalawa, sabi niya doon, kahit pabuhay yung mga patay, hindi pa rin maniniwala yung mga buhay sa mga patay. Kaya sabi niya doon, they have Moses and the prophets. Ang isang taong para siya manampalataya, okay na yung sapat na to, sapat na yung Bible, sinulat na sa atin. Pag hindi siya maniniwala dito, hindi siya maniniwala. Pag kahit pa may multo dyan eh, sabi niya, multo lang yan eh. Eh kung magkaroon siya na idea na, mga ano pala dito, may mga aliens, may mga multo. Doon ako maniniwala sa multo. Kaya sa Bible, hindi. Di ba? Ang daming ganyang idea, crazy ideas about supernatural things. Di ba? Yun ang totoo. Lalo na pag nanghina ka, anong nangyayari sa'yo? Ang dami na. Yung mga cult, especially kulto, ha? Lalo na yung diligtas. Na nauna sa kanila yung kulto. Bandang uli, sila yung pinaka, ano, parang kala mo, mga antichrist na. Alam niyo ba yun? Yung mga religious leader, andun sila sa order, andun sila sa church, pero atheist sila. Yung mga ganun eh. Parang, ang hirap paniwalaan, di ba? Eh, ba't ka nga andyan? Dito may pera eh. Hindi na sinabi ganun, pero niisip ko yung dati eh.
Kasi baka hindi naman totoo. Eh kaso nga, pag binasa mo, totoo. Hindi sila iniwala sa Bible. Mas pinapahalaga nila yung ano makakabuti sa kanila at the moment. Yan ang totoo. Okay? So dito pa, na again, I believe, saved na itong mga to. Kaso, hindi ibig sabihin nun na hindi na sila magda-doubt. At ganun din yung mga Kristiyano. Kaya nga pag tayo nagdi-disciple, ito, kahit mo na nakausap kami, hindi mo alam kung sino talaga yung ligtas. Doon may mga bunga yan na makikita mo. Pero iba kasi pwedeng pikiin sa panahon pa ngayon. Yung mga false na church nga eh. Yung individual member pa, hindi pwedeng pikiin yan. Pwede yan, binipikiin nila yan. Iba yung kanilang motivation para maglingkod sa Diyos. Diba? Minsan kasi uso na rin yan. Eh, pangit naman ang wala akong religion. So, mukhang mas okay na rin, Kristiyano na rin ako. Pwede yun eh. Okay, so ngayon, yung ibang mga Kristiyano rin naman na nagdududa, anong gamot dun? Pag nagdududa, ano ba ginagawa natin dito? Bible study. Salita lang ng Diyos. Siyempre, yung preacher pinaka, eh, panipaniwala kasi totoo. Okay, ganun. Pero kayo, basa rin kayo, basa kayo yung mga tanong nyo, yung mga talaga naman legitimate question, hayaan nyo, itanong nyo. Kasi ngayon, mag-preach ako, kunwari, pag Sunday, especially Sunday morning, iniisip ko lang kung ano yung kailangan nyo, hindi ko naman alam talaga exactly kung ano yung kailangan nyo. So, pag ikaw yung nag-aaral ng sarili mo, ano mangyayari? So, yung mga ibang hindi ko nasagot, masasagot mo, siguro, at yun yan, minsan, nagtatanong ka rin. Mas maganda yung ganun. Kaysa yung silent ka lang dyan, eh, nagdududa ka na pala. Okay? So, yan din ang maganda pag ano, lumaki ka sa church, makikita mo yung example yan, hindi mawala yan. O sa amin, ganun. Tataka ka bakit ito, kung anak pa ng sino. Hindi mo alam kung ligtas ba o ano. Nangyari, isa lang naman yung preaching. Halang yung pastor, isa lang yung Bible. Okay? So kaya, yung pagdududa, hayaan nyo lang yan na andyan, huwag mong i-deny. Yan yung sasabihin. Andyan yan eh. Ito nga, mga disipulo, nakita na resurrect si Jesus, ang dami naman miracle, nagduda pa. Hindi sinabi dito kung ano yung pinagdudahan nila eh. Obviously, may mga ibang bagay silang pinagdudahan. Siguro, ano, nababalik siya magbuli eh. Yun yung pangako niya, yung ibang pangako niya. Nagduda siguro sila na... Kasi dito lang, na, sa Mateo lang nasulat to eh. So, ano yung pwedeng pagdudahan nila? Yung sarili din siguro. Magagawa ba namin yan? Ito yung ano nyo eh. Ito yung commission mo. Kaya ba namin yan? Okay, sige. Tapos na yan. So yun lang ang lesson dun ha. Yung mga legitimate question nyo, itanong nyo kasi. Alam, makakatulong sa atin yung salita ng Diyos. Pag hindi tumayo to, edi welcome na kayo na umalis. Gumawa kayo sarili yung philosophy kasi wala nang palang kwenta yung Bible eh. Oh, kung wala talaga. Kaya tanong, pag hindi mo inalam, nag-assume ka na lang na ganyan yan. Eh, wala pa ako namin sa tanang buhay ko na kinonta niya to, tinanong niya to, pinoint out niya na mali to, na hindi siya nasagot. Yun nga magano sa Panginoon eh. Yung katotohanan talagang laganap eh. Yung mga ayaw na lang maniwala, yun na talagang may pinagalingan talaga eh. Mga lang yung reprobate na lang eh. Amen. Tuloy natin ha. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So, napaganda. So, bago niya bigay yung kanyang komisyon, o yung utos niya, nagumpisa siya na assurance sa kanyang sarili at sa mga tao, mga taga-sunod niya na, okay, diba, ikaw susunod ka bang, ano, kunwari, ay, ikaw ba pastor dyan? Ah, ano bang alam mo? Wala akong masyadong alam eh. Kaya hindi ko nga alam gagawin ko. Do, hindi siya sabihin yun. Iba, mahalata mo na lang. Kaya iba naman, unari, company. Ba't ako mag-a-apply dyan? Yung mukhang babagsak na yan, company na yan. So, ayaw mo doon, di ba?
Kaya yung mga babae, mag-aasawa, di ba? Oh, bakit? Ba't ikaw ang gagawin ko asawa? Mukha kang ano? Hindi ko alam kung may kakayanan ka ba, nabuhayin ako, ganyan-ganyan, di ba? Kaya Panginoon, inumpisa niya na i-assure yung mga tao, mga disipulo niya, na all power is given unto me in heaven and earth. So siguro, habang sinasabi niya ito, bumabalik tanaw yung mga disipulo, o nga, no, pinatay ka, nabuhay ka naman. In a miraculous way, in a glorious way pa. Okay? Dati, hindi sila naniwala sa'yo, pero tinanong ka, sinubukan ka, wala silang may sagot. Yung iba na pwede sabihin na, hindi ka naman pagmahal. Eh, nagpapagaling siya. Mahihirap pa yung nag-focus sa mga mahirap. Matapang din siya, matalino rin siya. Okay, kaya sinasabi niya dito, binigay na sa akin lahat yan. At pansinin niyo, binigay sa kanya. Obviously, meron pa siyang another authority na nagbigay sa kanya noon. Obviously, ang Diyos Ama. At sabi niya, yung kapangyarihan niya ay sa langit at sa lupa. So, kung ikaw matatakot ka pa ba doon ng kapangyarihan ng Panginoon mo, ang tagapagligtas mo, pag namatay ka, di bubuhayin kita. Dito, eh, baka hindi tayo kayang protektahan sa coronavirus. Virus lang yan eh. Mga magkasakit ako, wala mo na soul winning. Hindi ka naman talaga na soul winning. Ano ba ba? Ay, baka ano, mawala na ako ng ganyan, gawin ako ng ganyan. All power is given nga sa kanya. So kung hayaan kanyang, alam mo na, meron siyang gagawin na mas mabuti sa'yo. Amen? Romans 8:28 na naman, di ba? Ano yung Romans 8:28? Ha? For all things work together for good. May nangyaring mali sa'yo, pangit, eh ang Diyos ang Panginoon mo, makapangyarihan siya sa lahat, sa kanya lahat ang kapangyarihan, pero may nangyaring masama sa'yo, ay meron siyang gagawin iba dyan. Yun yung pag-asa natin ng Panginoon natin ang makapangyarihan sa lahat. Kung hindi, takot tayo kay Satanas. Ay, takot tayo sa mga masamang loob. Kasi may connection sila, ganyan eh. Di ba? Ang dami nila eh, sa palagay mo lang yun. Ang Diyos, kahit siya mag-isa, marami siya eh. Amen? Amen. Kahit ikaw lang at ang Diyos, majority ka na. Yung nasasabi lagi mga preacher. Dahil totoo yun. Dahil ang daming tagpo sa mga buhay ng mga kalingkod niya, kala nila mag-isa sila, kasama nilang Diyos. Walang paramihan dyan. Kasi ang Diyos, infinite eh. One plus infinite. Ilan yun? Sila, one plus 2,000. Kunwari. Kahit 7 billion pa sila. No. Ikaw, isa ka lang plus infinite. Kahit sa mat. No, ano sa mat yan? Infinite. Okay? So, infinite siya. Wala siyang katapusan. Nakapangyarihan niya. Pwede siyang kumilos at talagang kumikilos siya sa kanyang kapangyarihan. At yun ay sa both sa langit at sa lupa. Ano ngayon yung ating utos sa atin? Dahil siya ay nasa kapangyarihan. Ano yung ano? Ito sinummarize siya. Hindi ba mahirap to? Okay? Kung gusto yung summarize yung ano, gospel, yung ano yung gagawin natin? Diba? Tanungin mo nga ulit siya, pray ka doon, anong kailangan natin gawin? Mga churches, diba? Kasi nalilito na tayo eh. Hindi po yan, dalawa lang. Dalawang verse lang. So, pero sama dito, okay? Sabi dyan, una, go. Okay, but may therefore, kasi nga, all power given. Pwede kang humayo. Pwede kang maging matapang. Nasundin yung kanyang ginagawa o papagawa sa'yo. Diba? Kasi nasa kanya ka Panginoon. So, ikaw ay humayo at sabi doon ng gagawin mo. Teach all nations. Ito yung hindi nagawa ng mga Udyo eh. No? Pero sinabi rin doon sa Old Testament, diba? Sila dapat yun. Hindi nila ginawa. May sarili pa lang nila. Diba? Sarili lang nila. Hindi nila kayang ano eh. Ayusin. Pero actually, hindi. Yung mga ibang propetas, Jeremiah, Isaiah, basahin nyo yun. They are prophet to the nations, Jeremiah especially. Ginawa nila yung kaso nga, hindi silang buo. Okay, sabi dyan, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Sinabing baptize, pwedeng ano yan eh. Kasi yung go, therefore, and teach all nations, kasi yung kaligtasan dito, di ba? So, pwede doon sa baptize, spiritual baptism. Amen? Pag sila yung nakarinig, in-immerse mo sila ng salita ng Diyos, katotohanan ng Diyos, i-preach mo sa kanila yan, sila yung maliligtas. Sabi doon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Okay, ibig sabihin nun, minsan, ang gagamitin mo, ito, alam mo ba ang Ama? Alam mo, Ama. Ito ang Holy Spirit. Pero lalo na yung Anak. Kasi sabi niya, walang paparoon sa Ama eh. Tsaka, kumpleto yung complete package si Jesus Christ eh. Kanyang patotoo, historically. Yung kanyang talino, yung kanyang katuruan. Diba? Kanyang patotoo, kanyang pagkatao, kanyang pagka-Diyos. Yun ang i-preach mo, ligtas yan. Ibig sabihin lang siguro ito yung in the name of the Father kasi nga, isa lang naman sila eh. Okay? Ibang persons lang, pero isa pa rin. Nagkakaisa yan. Amen? So una, maligtas sila, turuan mo sila, bago yon hindi sila i-invite mo dito. Maganda yung nag-i-invite tayo, pero ang pinaka-primary dyan, sabi, go. Diba? Kailangan talagang lumabas. Kahit hindi na uso ngayon yan. No, minority tayo na ginagawa yan. Pero yan ang sinabi dito, go. So we will go outside the premises of our church building. Then we will reach them. Amen? Then teach and then baptize. Noon ngayon, teach ulit. Okay? Kasi nga naman, pagligtas na yan, hindi yan na, hindi pa yan mature. Okay? Kailan magmamature yan? Paano? So ako, buhay ko, sabihin ko nga sa inyo, parang, kaya ang ganda ng baptism, hindi kami masyado, hindi tayo masyado organized, tulad na iba na over-organized naman, na hindi rin nag-swap. Eh sa dami ng tao, iba-ibang pinagdadaanan yan, okay? So kaya tama-tama yung ating style na dito ka na maging disciple. Iba, meron pang ihihiwalay pa, okay? Kasi ang ilalagay mong tao doon, hindi naman na-train. Di ba? Eh basta may tao doon na leader, okay na yun. Parang mga CCM, ganun eh. Parang nagsosyalan lang doon. Yung iba, nagkakatisora na. Yung iba, gumagawa na ng ano-ano. Okay yan sa church. Dito tayo matrain, amen? Kasi dito na lahat. Pag umaymay niya, minsan tinatanong ko kayo, nakikita na nung buong church kung ano yung totoo, yung katotohanan sa loob ng church, di ba? Kaya ako, ganun. Lagi akong magre-reflect nung ilang taon ko sa church, sa Diadem. Yung mga tinuturo ko sa inyo, inuulit ko lang ibang preaching ni pastor, yung iba doon, na-experience ko sa church. Pag madi-discourage ba ako, pag may ayaw pumunta ng iba, bumakslide yung iba, eh nakita ko na nga yun, bago ang pastor, ilang taon eh. Napagdaanan ko yung hindi man ako, yung pastor ko, pero nakita ko na yun. So, hinanda ko yung sarili ko doon. Amen? So, after mong maligtas sila, turuan mo sila and sabi doon, observe. Ano yung sabihin na observe? Tayo ngayon, pag sinabi observe, manood lang eh. Ganun ang observe. Ganun din actually. Yung iba sa atin, naiintindihan. Pag sinabi observe, gawin mo, di ba? So, kaya ngayon, sa atin, sa ang soul winning natin, ibang, di pa marunong, sama ka lang. Ilang taon mong nakikita, may inggit ka na, gusto mo ikaw na yun. Para si Stephen. Di ba? Pero pag nakita niya, ang hirap pala, mag-iisip ngayon siya, da, paano kaya madedevelop yung sarili ko? Ganun lang eh. Diba? So, tinuturoan mo sila, habang tinuturoan mo sila, pinag-o-observe mo sila, both, nag-o-observe na tinitingnan nila ginagawa mo, at ginagawa na rin nila. At sabi dyan, hindi lang, ano, pili, okay, yung ibang churches kaya, hindi kompleto. Pag hindi ka soul winner, yung walang problema doon. Bakit? Kasi yung pinaka-utos sa atin, tapos gagawin mo, si ano lang, si piling-pili lang yung soul winner. Hindi ganon. Kasi sabi dito, observe eh. Turuan mo, tapos paggawa mo rin. Pero una, pakita mo muna sa kanila. Pero later, sila na rin yung gagawa. Sabi dyan, yung mga kaya lang nila, tsaka yung mga, ano lang, ibang, yung iba, taga-kanta lang, yung iba, taga, ganun ba sabi? Ano sabi? Eh, hindi, yung, ah, wala akong ibang alam, wala akong ibang alam, hindi magluto. Dagdagan mo yung alam mo, especially nga soul winning. Sa church, may mga ganun, minsan, nadi-disciple sa ano, sa kitchen. Meron ganun eh, sa amin eh. Kasi, syempre, parang, basta maraming tinutulungan si pastor dun eh.
O sige, tumulong ka dyan sa kitchen. Eh, yung kusinera, marunong. Nagdi-disciple. Oh, habang nagluluto, ganyan. Oh, doon siya kinausap. Oh, ganyan. O, kita mo naman. Ganyan, ganyan. Pwede yun. Especially pag nag-soul winning tayo, man. Amen. Hindi ka masyadong marunong, sumama ka sa marunong. Ilang minutes na? 5-0 na? Sakto yan. Okay, kaya pakita mo sa kanya, turo mo sa kanya, lahat ng bagay na gusto mo, ganun ba? Ano yung tuturo mo sa mga disipulo mo? Ito yung sinabi ng church namin, ng tradisyon namin, yun yung tuturo, o, yun ba? Sabi dyan, yung mga kinumad ng Panginoon. So nakita nyo gano'ng kasental si Jesus, ang Panginoong Jesus. Pag nakita mo na hindi tinuro ni Jesus yan, huwag mong pagawa sa kanila, huwag mo rin gawin. Eh paano yung mga wala naman sa four gospels? Sinabi lang sa Acts, sa Luke, sa Revelation. Kasama yun. Kasi yung Old Testament, hindi sabi sa Bible, ang pinapatotoo ng law and the prophet, si Jesus. Eh kung sinabi ngayon ng law at ng prophet, edi dapat malaman mo rin yun. Naintindihan niyo ba yun? So lahat sa Bible ay nagpapatotoo sa Panginoong Jesus. Amen. Kaya kailangan nating aralin ito lahat. Pero tamang ano din, context din. Amen? So yung mga tinuro na sa Old Testament na inaiba na sa New Testament, hindi natin kailangan yun. Okay. Let us do whatsoever is commanded of us. Tinuro sa atin yan. Yeah, bakit wala tayong ganyan? Kasi wala sa Bible yan. Ganun lagi ang rational natin, di ba? Ba't di natin ginagawa ito? Nasa Bible ba yan? Kailangan ba yan sa Bible? Sinabi ba yan? Or kahit pahiwatig lang? Eh, iba kahit konta na sa Bible, ginagawa pa rin eh. Kasi makikita mo doon, hindi yung Panginoon ang Panginoon nila. Hindi ito yung kanilang libro. Hindi ito yung kanilang leader ng Panginoon. Hindi. Kaya tayo kung ano lang yung sinabi ng Panginoon. Ngayon, tapos natin ito. Sabi dito, and lo, okay, last yung una, pinangako niya, all powers given ha. Pero inulit niya pa, no? Kasi nga, minsan, mahirap eh. Sinasabi yun, dali naman mag-preach siya, mag-soul winning yan. Pag wala pa yung persecution, eh paano darating yan eh? So, inahanda yun. Kaya, pinapangako ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan, sinasabi, pinapalala niya, siya ay kasama natin. Amen? And I am with you always. Ibig sabihin, simula ngayon hanggang katapusan. Even unto the end of the world. Pag marapit na end of the world, lalo nang kakasubukan na yan. Kaya tayo, pag malapit na nga tayo, ito rin pala yung aral natin. From the time ni Peter, Paul, and John, Andrew, hanggang sa ngayon, ganun pa rin ang pinangawakan. Sabi nila, Panginoon, kasama nila, kasama rin natin hanggang ngayon. Kaya pagpapatuloy tayo, amen? Amen. ang laban ng yun, may pagkakapareho din naman, pero may mga, ano ngayon eh, iba yung labanan ngayon. Minsan ang kalaban mo, false doctrine talaga, false teacher, minsan false brethren. Diba, ganoon na rin si Paul, diba? Pero isipin natin at alamin natin, ma-realize natin, kasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. Pinangako niya yan. Pag may hindi ka maintindihan, parang mali yata yung Bible, mali ka siguro. At least alamin mo lang, magtanong ka. Pero doon naman sa mga mature na, yun, nadi-discourage ka, parang ano, but Lord, ba't hindi ka kumilos? Pangako niya yung kasama ka niya. Kasama niya tayo. Kasama natin siya. Okay? At ang Panginoon ay hindi sumisira sa kanyang pangako. And therefore, yun ay totoo. Amen? Amen. May question ba? Tapos sa ating macho. Amen. Okay. In-depth yun, ha? In-depth. Wala na kayong hindi alam sa macho. Saka sa gospel. Ay, di. 11 disciples pa ang natin. Bakit kapag na nagsulat? Marami po nagsulat, pero yung iba nga, hindi, did not make it. Tsaka yung iba mo, parang ano bang ministry natin? Hindi nang pare-pareho eh. Yung iba dyan, katulad ng ni Paul, di nga, sino bang di nagsulat dyan? Si Bartolomeo. Sulat ba sila? Si Philip the Evangelist. Hindi po lahat writer.
Ano bang tinatanong nyo? Hindi lahat writer, iba preacher. Ngayon, kahit ngayon, may mga tao, may mga preacher na ayaw nila nagusulat ng libro. Bagay ngayon kasi may video na eh. Yung iba kasi tamad magsulat, pero mas articulate sila sa boses. Video na lang, ba't ako magusulat? Ipapublish ko pa yan. Sino? Gagastos ka pa dyan. Eh, ito, publish. Libre. Kung may manunood, di ba? Kaya kalat nyo, share nyo. Okay, so bakit apat lang? Yun lang talaga eh. Sapat na yun. Yung baka, isa lang eh. Pero ito ay yung binigay sa atin ng Panginoon. Apat. Hindi naman lahat taga-sulat eh. May ginampanan yung iba. Kaya tayo, yung alamin natin, yung lagi sinasabi ni pastor sa atin, lahat sa amin. Maraming hindi ka pastor, tignan mo kung ano yung gagawin mo sa buhay mo. Diba? Babae ka. Kung bira, mag-raise ka lang ng tatlong anak na pastor eh. Parang, wow. Diba? Tindi nun. E, talo mo pa yung ano, yung pastor na hindi masyado nagtapat, diba? Okay, sige po. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Natapos po namin yung book of Matthew sa inyong biyaya, Panginoon. At nawa, Panginoon, maalala namin ang lesson na nandito, Panginoon. Buo. Kompleto rin po ito sa sustansya, Panginoon. That is basic understanding of your life. And actually, advance ay dito rin yung iba. We pray na ang aming knowledge na nakuha sa Matthew, Lord, yan makalimutan at ipa-apply namin. Hindi kayo matapos dito, bago sa minsan ulitin namin, mapanoorin namin yung sermon, balik-balikan pa namin, yung ibang gospel books ay kumpara namin. Maraming salamat sa inyong provision, yung salita ay kumpleto talaga. Binibigay sa amin ang kalakasan, the fact na ito inaaral namin. So, we pray na kayo palagi magagamay. Maraming salamat po, Lord, as we continue again sa Book of Acts naman. Makita namin ang gawain ng mga inyong mga lingkod na nagtapat sa inyo, na nanampalataya sa inyo. Therefore, nagpala niyo, Lord, sa ministry. Sila po yung umpisa ng early churches. Makita namin, Panginoon, especially yung mga Baptist, Independent Fundamental Baptist, Lord, na ito is aming sinusunod pa rin. Ito mismo at wala kami ibang dadagdag babawas. Makita namin kung paano kumilos yung mga apostol, mga disciple. Ganun din po kami at higit pa, Panginoon. Pumalalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.